Dubstep from Ben Esports Valorant team, and we are here to compare a 240Hz monitor to a ROG Swift 360Hz monitor. I started playing Valorant early June this year, 2020. At first, I was using the 144Hz monitor sabay. Tapos nung pumasok ako ng Bren around September, they provided us a 240Hz monitor, so yun yung gamit ko ever since. Tapos nakita ko yung slight advantages ng 240 compared sa 144, which is like peeking corners. Pati yung, lalo na sa game like Valorant, may peeker's advantage kasi. So yung 240Hz, binibigyan ka ng slight advantage, not advantage. Nawawala yung disadvantage onte, pero pag naka 240Hz monitor ka, it feels like na nalalessen yung advantage ng peeker's advantage talaga. Like for example, when holding ka ng operator sa isang angle, tapos may nag-peek sa'yo, usually, pag hindi ka naka 240Hz monitor, may slight delay sa reaction time, lalo na sa mga flicks. Yung importante kasi sa high refresh rate monitor, guys, is yung flicking. So pag nag-flick ka sa sniper, yung refresh rate ng monitor mo, usually hindi nakaka-keep up eh. Pero pag naka high refresh rate monitors ka, ayun, natutulungan ka sa flicks mo, lalo na sa mga operator user dyan, sa jet dash, meron ding difference yan. So yun nga, guys, I've been using the 240Hz monitor for at least 4 to 5 months. And so far, it has helped me to gain an advantage sa gameplay ko. Nagkaroon ako ng performance boost. Using the ROG Swift 360Hz PG259QN. So ito naman, guys, is 360Hz monitor compared sa ginagamit ko dati, which is 240Hz. Na-overwhelm ako sa performance niya. So nung parang ginamit ko siya first time, kasi dati parang ano pa ako eh, hindi ako naniniwala na may changes sa 244 sa 360. Para sa akin, parang wala lang yun eh. Hindi ako naniniwala, ganun. Nanood ako ng videos, wala akong mapansin. Pero nung ginamit ko na siya, yun talagang nasa harap ko na. Like now, gamit ko siya ngayon. Ang layo ng difference compared sa 240Hz. Nung ginamit ko yung 360Hz, nagkaroon ako ng 2 aces in 2 international tournaments. So yun nga, yung advantages ng 360Hz na nakikita ko is lahat ng motion blur nilaless ng monitor mo. So pag nag-dash si Jet, pag nag-dash yung jet ng kalaban, pag nag-dash ka, yung makikita mong kalaban is less blurry. Tapos nakita ko ding isang big impact na napansin ko while playing the 360Hz is yung lahat ng movement para sa akin parang ang bagal. Para ako nasa Matrix. Kapag ka naglalaro ka kasi nasanay ka sa 144, sa 240, pag tirinay mo yung 360Hz, nakaka-overwhelm, parang nakakagulat. Parang hindi ka naniniwala na may ganito pa palang smooth na monitor. Simula nung ginamit ko si 360Hz, wala pang 1 month ha. Nung ginamit ko siya, sobrang laki ng performance boost ko. Promise, guys. Tignan nyo pa yung Valorant.gg. Grabe yung performance boost ko doon. Tapos aside sa performance, guys, yung 360Hz is meron siyang cable management dito sa gitna. Tapos yung mismong base ng monitor niya, hindi siya, kahit may ilawan siya, hindi ko nasisilaw. Iba yung finish ng monitor niya eh. Lalo na yung colors, guys. Hindi nyo kasi makikita siya hanggat hindi nyo makita siya in person. Yung colors ng ROG Swift 360Hz monitor. Malaki yung range. So, sobrang flexible niya para sa mata natin, which is hindi naman pare-parehas. Built talaga siya for gamers, lalo na yung mga competitive gamers yan, yung hardcore, yung gusto manalo. Tapos lalo na ako, yung role ko is duelist. As Jet, kailangan kong ma-secure lahat ng duels na tinatake ko. So 360Hz, sobrang laking tulong sa akin. It helped me and my team get this performance boost we have right now.
since nanalo kami a lot of tournaments, hindi ko naman sinasabing dahil sa 36 thirds yun, pero kaya na makumusga. And that will be the review, guys, of the 240Hz monitor and the ROG Swift 360Hz monitor, PG259Q. And I hope you enjoyed the review. And I'm Dubstep from Brand Esports Valorant Team.